May bago. May flash. May bago. Bagong vlog, tol. Kamusta mga ma'am, sir? Anong balita sa ating lahat dyan? Teka, dilim. So yun, maligayang pagbabalik sa aking channel. Kung napapansin nyo, medyo malumanay lang yung pagsasalita ko ngayon. Pagpasensya nyo na kung mukha akong walang energy kasi may natutulog na sa kabilang kwarto. Kaya tamang chillings lang muna tayo ngayon. Siyempre, ayoko namang makaabala kasi ayoko namang mapagalitan. Oy, may natutulog! So yun, kamusta ulit mga ma'am, sir? Bali, di na nga ako natuloy mag-content kagabi kasi sinita nga ako. Tapos pagbaba ko naman, meron na namang naninita sa akin kaya natulog na lang ako. Diba? Ayos! So yun nga, no, balik na ako sa aking original na agenda talaga. Supposedly kasi, gagawa talaga dapat ako ng a day in my life vlog. Yun talaga dapat yung content ko ngayong araw. Ang kaso, naisip ko. So, paulit-ulit na mga nangyayari sa akin araw-araw, parang gusto ko namang gumawa ng iba. Kasi, pagkagising ko, kakain, gagawa ng gawaing bahay, maliligo. Tapos yung highlight talaga ng araw ko, yung mag-aaral ako. Nang mabuti. Ngayon, naalala kong nakausap ko nga pala yung tropa ko. Shoutout sa'yo, Dev. Sabi niya sa akin, namiss na daw niya mag-travel kasama yung mga kaibigan pa namin. Ako, naisip ko, namiss ko na rin naman yun. Ako, bilang isang mabuting kaibigan, naisipan kong sorpresahin ko naman kaya sila, di ba? Bihira na nga lang ako maging ganto sa kanila. Do it! Hindi ko pa balulubusin. Just... Kaya naisip ko, mamaya, do it! Patawag ako sa kanilang lahat. Kung anong sorpresa ko sa kanila, panoorin nyo na lang. 2 hours later. What is cool about angular momentum when applied to cars? They allow cars to do this. Allow yourself to be you, 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 you. Allow yourself to be you, 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 you. Dream of subjecting. Uy, kamusta? Grabe, miss ko na ayo. Uy, same. Gusto ko nalit gumalaas mag road trip kasi wala alamanin pa. Ako rin bad trip nga, nababagot na rin ako dito sa amin. Hindi ako makalabas. Pakiramdam ko tuloy, di na kayo totoong tao. Joke lang. Okay na yun. Uy, buti nga sinama na tayo ni Josh sa vlog niya. Oh, Umsim. Yan ang masabi sa'yo, kung bahala sa inyo eh. Exposure. Very good exposure, hindi COVID exposure. Seryoso, di ba? Parang nakaka-drain na kasi lagi sa bahay. Kaya nga ako tumawag eh, kasi naisip ko, paano kaya ako? Guys, andito na tayo. Ang astig. Galing naman nun, grabe. Nasaan tayo? Dami namang lumot. Ito yung mo si Forrest na na-feature sa kapuso mo, Jessica Soko? Nako, baka may kababalaghan dito ah. Guys, ang natatanging kababalaghan dito ay ang pagiging amazing ng plants na mag-provide ng sarili nilang nutrients. Tignan nyo to. Talaga nga namang napakalupet dito sa Mossy Forest. Alam nyo ba na ang boss, o lumot sa Tagalog, ay isang uri ng bryophyte. Ang bryophytes ay non-vascular land plants na nabubuhay at lumalago sa mga moist o mamasa-masa na lugar. Dahil ang bryophytes ay naglalaman ng chloroplast, applicable din sa mga lumot ang electron flow through light reaction events. Ang galing talaga ng kalikasan. Sa katunayan, may dalawang photosystems na umiiral, photosystem 1 at photosystem 2. Ia-absorb ng isang chlorophyll B molecule ang light energy. Ipapasa ang electron hanggang makarating sa special chlorophyll A. Dahil dito, tataas ang energy. May papasa ito sa primary electron acceptor at magiging unstable ang P680, kaya kailangan mapalitan ang mga electrons na nawala. At doon na rin papasok ang photolysis. Alam nyo ba na ang tubig na naabsorb ng halaman
ay mahati sa oxygen at hydrogen ions. Yung electrons, in the form of hydrogen ions, ang mag-stabilize muli roon sa P6AT at marerelease ang oxygen. Galing! Tama! Alam nyo ba na pagkatapos nun, diretso na sa electron transport chain mula sa PS2 papuntang PS1. Tatlo yung protein complex na dadaanan ng electron sa electron transport chain yun. Una ay ang tinatawag natin na plastoquinone. Pangalawa ay ang tinatawag na cytochrome complex. At pangatlo ay ang tinatawag natin na plastocyanide. Habang napapasa naman yung electron, may nabubuong proton motive force o tinatawag din PMF. Ang PMF ay nabubuo kapag nagpapump ng hydrogen ions sa pagitan ng inner at outer membrane. Ito rin ay nagiging dahilan kaya nabubuo yung ATP or adenosine triphosphate. Ang galing, di ba? Sa sobrang lupit ng kalikasan, nakakapag-absorb din pala ng photon ang photosystem 1. Sa patuloy na paglalakbay ng electron, makakarating ito sa special pair of chlorophyll A molecules sa photosystem 1 o mas kilala bilang P700. Pagkatapos nito, malilipat na yung electrons mula sa P700 papunta sa primary electron acceptor ng PS1. Ang galing nga kung paano nangyayari yun. Sa pagkakalam ko nga, pagkatapos ay tatawid muli sa isa pang electron transfer chain kung saan redoxy na lang yung dadaanan dun. As far as I know guys, wala naman nagagaram na formation ng ATP. Yung NADP plus naman na magkocombine sa hydrogen sa tubig na inaabsorb ng plant forming NADPH. It's really crazy how it works and hella fascinating. Nakausap ko na yung mga kaibigan ko. Grabe, nakakamiss. Daming kakaibang nangyari. Sana maulit. At dito ko natatapusin ang vlog na ito. Sana ay nag-enjoy kayong lahat. Ayun, please like this video and please ring the notification bell. Hanggang sa muli, mag-iingat kayo palagi. God bless. At please, 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 channel to my subscribe.